Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bagong taon sa Islamic calendar. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay pumasok naman ang Muharram, na kung saan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay mainam din na malaman natin ang ilan sa mga bagay tungkol sa tinatawag ng pagpasok ng bagong taon sa Islam. Nakikita natin, napapansin natin, at minsan ay tayo ay nagkakamali, nakikipaghalubilo tayo sa mga okasyon ng bagong taon na hindi natin dapat na i-celebrate ang bagong taon. Maging sa bagong taon ng Islamic calendar ay hindi rin ito dapat i-celebrate. Kapanahonan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang selebrasyon, walang okasyon kapag dumating ang bagong taon o kaya ay ang buwan na ito na buwan ng Muharram. Kapanahunan ng mga sahaba, si Abu Bakr, si Umar, si Osman, si Ali at ang mga tabi'in, mga pantas ay walang selebrasyon ng bagong taon sa Islamic calendar. Bakit, mga kapatid, walang selebrasyon sa mga araw na ito, mga kapatid? Pagpasok ng bagong taon ng Islamic calendar o pagpasok ng Muharram, sapagkat kung ito ay masru, kung ito ay kabilang sa kautusan sa ating pananampalatayang Islam, ay ginawa na ito ng mga sahaba, ginawa na ng mga tabi'in, ginawa na ng mga pantas ilang siglo ang pagitan ni walang gumawa sa kanila. Ibig sabihin ito ay napakalayo na natin na hindi natin dapat gawin yung mga bagay na wala tayong mababasihan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, noong likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan, ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga buwan, ang 12 buwan. Makikita natin ito sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Inna iddata shuhur inda Allah. Katotohanan na ang mga bilang ng buwan, ang bilang ng mga buwan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, 12 shahran fi kitabillah, ay 12 na buwan na nakatalaga. Yawma khalaqas samawati wal ard, sa araw o sa panahon na nilikha o ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan. Minha arbatun hurum. Kabilang dito ang 4 na tinatawag nila na hurum o kaya ay banal o kaya ay ibig sabihin ay bawal. Kung bakit tinawag, mga kapatid, na hurum? Dahil sa nung unang panahon, mga kapatid, ang mga Arabo ay pagdating sa 4 na ito, sila ay relax. Tumitigil sila sa mga digmaan, mga alitan, mga hidwaan, mga away. Tumitigil sila. Kahit na mismo makita nila, makasalubong nila ang kanilang kaaway o mismo ang tao na pumatay sa kanilang magulang, ay hindi sila gumagawa ng anumang bagay. Dahil nga sa ibig sabihin, ay binibigyan nila ng halaga ang mga buwan na ito. Ito yung pagtigil nila sa kanilang pakikipagdigmaan. Unang-una, mga kapatid, ay ang Rajab, buwan ng Rajab,
At ang tatlo na sunod-sunod na buwan sa pinakahuli, katulad ng Dhulqa'da, Dhulhijja, at saka ibig sabihin ay yung unang buwan na Muharram. Zalika dinul qayyim. Ito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyon na mustaqim, matuwid na pananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagbibigay sa atin ng mga magagandang aral hinggil sa tinatawag ng buwan na ito na buwan ng Muharram. Kung saan ay si Abu Dhar, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi niya, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tinanong ko ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ang itinanong ni Abu Dhar, sabi niya, ayul layli khair wa ayul ashhuri afdal. Anong gabi ang higit na mainam na gabi o mainam na gabi, at ano naman ang mga buwan na higit na mainam na mga buwan? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khairul layli jawfuhu. Ibig sabihin ito ay ang mainam sa gabi ay yung sa kalagitnaan ito. Wa afdalu al-ashhur shahrullahil ladhi tad'unahu al-muharram. At ang higit na mainam na mga buwan ay yung buwan ng Allah na tinatawag ninyo na Muharram. Makikita natin mga kapatid na bakit Shahrullah. Ibig sabihin ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kapatid sa kadakilaan nito, ala sharafihi wa fadlihi, yung kainaman nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kung saan ay dito pa matatagpuan yung asura sa buwan na ito mga kapatid. Ayon sa naisalaysay ni Abu Huraira, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahil muharram. Ang higit na mainam na pagayuno pagkatapos ng Ramadan ay yung buwan ng Allah na tinatawag na Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-farida salatul layl. At ang higit na mainam na pagdarasal pagkatapos ng mga dasal na mga limang beses na obligado na pagdarasal ay ibig sabihin yung pagdarasal sa hating gabi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ibig sabihin ito ay huwag kayong gumawa ng tinatawag na zulm, yung paggawa ng mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka yung hindi pagsunod sa mga kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, karugtong ng talatang ito mga kapatid na mainam na maunawaan natin mga kapatid, ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Ang talatang ito mga kapatid na mainam na maunawaan natin, sapagkat hindi sapat na mabasa natin ang mga literal na kahulugan, kundi kailangan yung malalim na pagpapaliwanag mga kapatid. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wakatilo, makipaglaban, makipagpatayan kayo sa mga musyrik, mga taong nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kafa. Itong sinasabi na kafa minsan ay direkta na sinasabi ng ibang nagbibigay ng pakahulugan, literal na kahulugan ay lahat-lahat, patayin ang mga musyrik, mga hindi nananampalataya sa Allah ng lahat. Kaya minsan ay mayroon tayong mapapansin na mga kapatid natin na mga Muslim, pinaninindigan nila na patayin na lahat ng mga hindi mga Muslim.
Samantala, nakakalimutan naman ng ilan sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala ay unang-una ay anyayahan natin sila. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kahit na pinapatay si Propeta Muhammad kung ano ang mga ginagawa kay Propeta, kailanman ay hindi bumawi, hindi nakipagdigmaan si Propeta, kundi sinisikap niya na anyayahan. May parating sa mga tao ang Islam. Kaya unawain natin mabuti mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Waqatilul musyrikina kafatan, yung sinasabi dito sa pagpapaliwanag ng tafsir Tabari ay ibig sabihin ay makipagdigmaan sa mga musyrik na kung saan ay panahon ng digmaan ay sama-sama ang mga Muslim. Na hindi sila magkakahiwa-hiwalay, hindi sila dapat na hindi magkakasundo, kundi sama-sama sila na makipagdigmaan laban sa mga hindi nananampalataya sa panahon ng digmaan. Kama yuqatilunakum kaffa, katulad ng pagpatay nila sa inyo nang sila ay sama-sama. Mustamiin, sila ay sama-sama sila sa paninira pagpatay ng mga Muslim. Kitang-kita natin mga kapatid. Sa pagpapaliwanag naman ng Tafsirul Jalalain ay sinabi niya na makipagdigmaan sa mga hindi nananampalataya kapag dumating ang panahon ng digmaan, nang ibig sabihin ay sa lahat ng mga buwan, hindi lamang pipiliin na hindi pwede makipagdigmaan sa buwan ng Muharram o kaya buwan ng Rajab, Zulkada, Zulhijja, kundi sa lahat ng mga buwan, kapag dumating ang panahon ng digmaan, lahat ng mga buwan ay pwede. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya ibig sabihin ay mapapansin natin dito na pag-iingatan natin na hindi sapat ang pagbibigay natin ng kahulugan, ng literal mismo ng kahulugan. Dahil kung literal mismo ng kahulugan, halos magiging panatiko na tayo. Na halos ang tingin natin sa hindi mga Muslim ay kalaban. Kaya unawain natin mabuti mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ibig sabihin ay alamin ninyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ng mga taong mga muttaqin, mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.